ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Sa lungsod ng Capernaum sa araw ng pamamahinga, si Jesus ay pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila ng parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilalang kilala kita. Ikaw ang banal mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral?" Nuutusan niya pati ang masamang espiritu. At sinunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. At pumunta sila sa Capernaum at nagturo siya sa sinagoga sa mga araw ng pahinga. Sa tuwing naririnig natin ang salitang karaniwan, tila nanlulumo tayo sapagkat iniisip nating mahinang klase ito kung ihambing sa espesyal. Sa Ebanghelyo ipinapakita ni Jesus na maaring magbunga ng mga kahangahangang bagay ang karaniwang gawain niya ng pagtuturo sa sinagoga. Una sa lahat, isinama niya ang kanyang bagong alagad sa loob ng sinagoga. Mga mangingisda ang mga iyon. Hindi natin tiyak kung madalas silang pumupunta sa sinagoga para magdasal at makinig sa salita ng Diyos. Nang mapakinggan nilang magsalita si Jesus sa sinagoga, tiyak na namangha sila. Ikalawa, lalo silang namangha nang masaksihan nila ang pagtaboy ni Jesus sa Diablo mula sa katawan ng isang tao sa loob ng sinagoga. Pagsasagawa. Gawin mo ang pang-araw-araw mong tungkulin ng buong katapatan at sasamahan ka ni Jesu Kristo na siyang gabay mo.